tungkol po doon sa mahalin natin yung kapwa natin, higit sa ating sarili. At sa maraming salamat Tang sa pananalig mo at pananampalataya sa Diyos na buhay. Naway pagkaloob sa iyong lubusang kagalingan sa physical na karamdaman. At higit sa lahat, yung spiritual mo, naway matatamo po ang tagumpay habang kayo nabubuhay pa dito sa sangkalupaan. Palakpakan po natin yung Diyos na buhay. Ang susunod po magbabahagi, ang kapatid kong J.R. Cao. Ang tema po natin na biyanang ang likas ng ugali ng bawat isa. No? Ang likas ng ugali ng pagkatao natin. Muli Ama, papuri sa iyo, pasasalamat muli sa araw na ito kami tinipon mo. At sa bawat hain mo kami makinabang sa bawat isang nariritong inakay mo. Maraming salamat po. Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Maraming salamat po. Muli po, papuri si Ama, pasasalamat sa Kanya sa araw na ito. Muli tayo narito lahat, inakay ng ang Panginoon. At ano nga po ba yung mga bagay na ibinibigay niya sa atin sa bawat araw? Napakarami po talaga. Ako po, para sa akin po, hindi ko, padarating ko lamang po, hindi ko po alam na ako tatawagin ng Ama. Yung hindi ko po naunawaan kung ano po yung tema ng ating kapatid. Subalit una po, papurit pa sa salamat sa Ama. Ayon, yung pong likas na ugali na para sa sarili ko po, tinapong ko na po yung likas na ugali ko talaga nung mga panahong ako'y wala po rito sa dakong ito sapagkat napakasama po talaga. Sapagkat hindi nga po natin kilala ang Panginoon, ako po hindi ko po kilala ang Panginoon. Subalit alam ko, nasa akin na siya noon. Pero sa sarili ko, hindi ko po nakikita yung ginagawa ng Diyos sa buhay ko. Noong taong 2005, tinanggap ko yung Kanyang Banal na Espiritu sa pamamagitan niya at ng aking sarili. Mahirap pong ipaliwanag, subalit naganap po sa buhay ko yon. Ganun po pala ang Banal na Espiritu na lahat ng parte ng katawan mo kaya niyang galawin at baguhin para mapatunayan niyang siya ay sumaiyo. Ayun nga po, noong mga panahong hindi ko pa siya nadarama, talagang ako bilang tao, puro sanlibutan. Hanap buhay, pakikisalimuha sa kapwa, na wala namang kakwenta-kwenta, na masasabi kong kadalasan pagkakasala, sapagkat ang tao po ganun, aminin na po natin, sa bawat sa atin, talaga pong pagka wala tayong takot at hindi natin kilala ang Panginoon, mas madalas po yung nagagawa natin na hindi natin batid na nagkakasala na pala tayo. Subalit ngayon, nagpupuri po ako sa Ama sapagkat sa bawat sandali, ano man ang ating gagawin, binibigyan niya tayo ng pagdinilay. At ang pinakamahalaga po, yung nagkaroon ako ng takot sa Panginoon na bilang alagad, pinagkatiwalaan Kanya, talagang napakahirap po na madali pong maging lingkod, subalit na maglingkod, subalit mahirap po ang maging isang lingkod, sapagkat, bakit ko po nasabi yun? Sapagkat nasa iyo, ibinigay sa iyo ng Panginoon ang karapatan bilang hinirang ka, ikaw na mismo sa sarili mo, paano mo iingatan yon? Iyon po ang napakahirap bilang isang lingkod, talagang maging huwarang ka ng kapwa mo, na huwag magkasala yung kapwa mo sapagkat kapag ka na napulaan ng Banal na Espiritu sa katauhan mo, ikaw ang magkakasala. Yun po ang isang kong pinapakaingatan bilang ako ay pinagkatiwalaan ng Panginoon. Sabi nga, hindi man ay ka maniwala yung kapwa mo, subalit ako, nasa sa iyo.
at nakikita kung paano mo ako pinakikipaglaban. Sa bawat mga kapatid kong alagad, batid ko po, ganun din ang talagang masasabi na madali ang mag-isa lingkod, subalit mahirap yung pinagatasan ka sapagkat nga ang Diyos batid na suma sa iyo. Sa isang maliit na pagkakamali mo, ang Diyos ang mapupulaan. Yun po ang katotohanan. Kaya po sabi ko nga sa buhay ko ngayon, kung dati mas madalas ako sa lansangan, ngayon po sa bahay na lang ako. At meron ako dun sa pinagkalobang ama sa akin na palipasan ng oras sa likod ng bahay sa may kawayan na may konti akong pinagkakaabalahan. Doon natatapos po yung maghapon ko doon. Nagbabasa lang po ako ng mga na para mapagting ko yung ibig ng Ama na yung pong tinapay ng buhay. Yung pong tinapay ng buhay, ang laman po noon, puro mensahe ng Banal na Espiritu na kung paano tayo iniwinawas to ng Ama. Kapag ka po yun, nabasa nyo, talagang kinikilabutan po ako sapagkat katotohanan po yun. Napakaganda ng mga mensahe ng Banal na Espiritu. Doon po natin mapapatunayan na ang Diyos ay buhay sa katauhan ng Mahal na Apo Kunching. Na talaga naman po na ang bawat mensahe, kaganapan sa nila lang. Yun po ang katotohanan. At kung paano ka may kahinaan, doon rin po tayo makakakuha ng kalakasan. Amen po ba? Yun po, totoo po yun. Kaya salamat po sa Ama, salamat sa bawat araw na ibinabahagi niya sa buhay ko na talagang batid naman niya sa bilang tao. Meron akong gusto. Sapagkat ako may mga nag-aaral na anak, meron akong sa kalooban niya. Nakapag-aaral yung isang anak kong panganay sa subalit sa kalooban ng Ama. Nabatid naman niya sa ngayon yung ikinabubuhay namin ay ang Panginoon. Paano nga ba natin kinabubuhay ang Panginoon? Sa paglilingkod natin ng tama at matapat sa Kanya, Siya ang gumagawa ng paraan. Hindi man tayo humanap, subalit may dumarating at nagaganap sa kalooban Niya. Subalit ako bilang tao, aminin ko sa Kanya na alam Niya mayroon akong gusto, subalit hindi ako nagmamadali. Alam ko, batid ko na isang araw kapag katunay na at tapat na yung paglilingkod ko talaga na makikita ng Ama, sapagkat alam niyo po mga kapatid, dito po yun lang po hinahanap sa atin ng Panginoon. At ako po hindi ko sinasabing nagagawa ko na yung tunay na katapatan. Subalit sa pamamagitan nga ng Kanyang Espiritu, doon ko napapatunayan na talagang kung paano Siya kumikilos sa maliit na bagay na ipagkakaloob Niya kapag ka nasihan ka, nakita ng Ama, ano pa kaya yung malaking bagay na hindi Niya kayang ibigay sa atin. Amen po ba? Yun po, isang napakagandang aral na ibinabahagi sa atin ng Panginoon. Yung mabuksan tayo, masihan tayo sa bagay na nasa atin kahit maliit man, sapagkat napagnilayan ko po mga kapatid, ang tao palang naghahangad ng higit na sapat na nasa Kanya ay maguguluhan ang kaisipan. At hindi po alam kung paano niya makakamta, sapagkat ako po kung minsan dumarating sa buhay ko yung gano'n na talagang naghahanap din po ako bilang tao sapagkat sabi nga tayo, tao pa, may mga pangangailangan tayo. Subalit ang hindi ko po mataliguran yung paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat sa maliit na bagay na ipinagkakaloob niya sa akin, dumarating, nakikita ko po yung kasiyahan na talagang ako nakukontento sapagkat yun lamang ang hangad ng Ama. Kung ano ang nasa atin, pasalamatan natin at makontento tayo sa mga bagay na ipagkakaloob niya, hindi tayo magaguluhan. Kaya tayo pong lahat, mapalad na naririto tayo at ibinabahagi sa atin ng Ama yung karunungan pang-spiritual. Karunungan na sa bilang tao, maisasabuhin natin yung kalooban niya. Kaya yun po, yun nga po ang napakaganda na nangyari sa buhay ko. Yung masumpungan ko ang kadakilaan ng Panginoon sapagkat na hindi man natin nakikita, sapagkat ang Diyos Espiritu sa panahong ito na lagi sa tuwin na pinapaliwanag sa atin ng Mahal na Apo Kunching. Kaya manalig magtiwala po tayo, lalo na po sa may karamdaman.
Sa magsasampung taong ko po rito, nakita ko po yung bawat araw na hiwaga ng Ama. Nawa po tayong lahat, makita natin yon. Kung paano pagalingin yung mga may karamdaman. Kung paano ang nauna ay nahuli at ang nahuli ay nauna na sinasabi ng Panginoon sapagkat mayroong bagong dating na pinagkakalooban ng instant healing. Iyon po ay hindi po ginagawa ng tao, kundi sa kalooban ng ating Panginoon. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Salamat kapatid sa binahagi mo. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay muli. Napakaganda po ang kanyang binahagi. Ang susunod ko pong tatawagin, isang tagasunod rin po. Praise and thank you, Lord, sa magandang oras at panahon na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin upang makapakinig kami ng mga banal na salita na iluluwal ng aming mahal na Apo Kunching, ang patnubay at gabay ng banal mong Espiritu sa pangalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Muli po, tinawag po ako ng Ama upang magbahagi. Napakaganda po ng tema ng ating kapatid na facilitator na tugma po sa kaganapan sa aking buhay ngayong araw na to. Ugali po na paano nga po ba maipapaliwanag sa bawat pagkatao na kung bilang pagkatao na walang nadarama sa Panginoon. Meron lang pong pagninilay na ibinigay sa akin ang Ama habang nagbabahagi po ang mga kapatid na nauna na ang sabi niya, anak, pagninilayan mo. Ang tao, pag nangarap, hindi tumitigil yan hanggat hindi na kukuha yung pangarap niya, lahat gagawin. Subalit, bakit pag ako ang humiling sa kanila na pangarapin ako, bakit hindi nila magawa? Pawang katotohanan po sapagkat yan po ang likas na ugali ng tao. Pag po sa kabanalan sadyang napakahirap po pagbilang pagkatao. Subalit ako po nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa Panginoon sapagkat yan po ang unang tinanggal sa akin ng Panginoon, yung tanggalin ko ang bilang pagkatao sapagkat hindi ka makakatupad. Ang sabi nga po ng Panginoon, talikdan mo ang iyong sarili. Kasama na po lahat dun pag sinabi niya, talikdan mo na ang iyong sarili. Sapagkat pag di mo tinalikdan, susunod ka sa Panginoon, titingnan mo pa rin yung kung ano ka, kung sino ka, kung ano yung pagkukulang mo sa buhay. Subalit kapag kinilala mo ang Panginoon, nandun na nakapaloob yung kakontentuhan mo sa buhay mo na siya na lamang yung dinadama mo na sa pagkilala mo sa Kanya na alam mo na mahiwaga siya, na ipagkakaloob niya sa'yo yung kung ano yung dapat, kung ano yung marapat. Sapagkat mahiwaga nga po ang ating Panginoon. Yun ang mahirap imulat sa tao. Ako nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sapagkat pawang katotohanan po sa pagsunod ko sa Panginoon. Sadyang napakahirap po na kung titingnan at pakikinggan ko po yung mga taong nakapaligid sa akin. Sadyang sa sarili ko po, hindi po ako makakasunod. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon sapagkat alam ko po lahat ng ginagawa kong ito, hindi po bilang pagkatao. Alam ko po siya po ang lahat na tumutupad. Sa nagaganap po sa buhay ko, maging sa buong pamilya ko po, napakahirap pong imulat sa kanila yung katotohanan na papaano kung mo bang masasabi sa kanila na ang Diyos ay buhay? Lalo na kung hindi naman sila lahat bukas. Hindi po ako nagdaramdam sa kanila, subalit nandun po yung pagmimithi ko sa Panginoon na darating yung tamang takda ng panahon na may pagkakaloob yung Panginoon sa kanila na may pasisilay siya na
patotohanan niya na totoo lahat yung sinasabi ko na hindi nagmula sa akin, kundi sa patnubay at gabay lamang po ng ating Panginoon. Ako po sa aking buhay, masasabi ko po na wala po akong inaangkin na akin, kundi yung kasalanan ko bilang pagkatao. Lahat ng taglay ko, kung ano man po ang meron po ako ngayon, lahat po nagmula sa Panginoon. Sabi nga po ng ating Mami Marisa, minsan, kapag nasa sayo na, pag nasa Panginoon ka, hindi mo pa maangkin na iyo. Nandun pa po yung pagtatanong na dudulog ka sa Ama na, Ama, itong kaloob mo ba na to, na marapat po bang gamitin ko o akin po ba to? Matatanong niyo po yung kasi hindi na po, hindi niyo na po inaangkin na inyo lahat eh. Totoo po yun, kaya po pag po nagbabahagi ang ating Mother Marisa, pawang katotohanan po na hindi man po ako araw-araw na magbahagi dito. Kahit po sino sa mga kapatid ko na nagbabahagi dito, talaga pong dinadama ko po yung bawat bahagi nila na pawang katotohanan po lahat yung binabahagi nila. Na sadya nga pong mahirap magpaliwanag na bilang ikaw lamang sa sarili mo, kundi nandoon po yung patnubay ng banal na espiritu. Kaya ako po nagagalak po ako sa bawat nagbabahagi dito na kung tama lang po tayong makikinig, pag ninilayan po natin ang bawat niluluwal ng mga kapatid, lalo na po sa ating mahal na Apo Kunching, napakarami po nating matututunan. Wala pong masasayang. At nandun na po yung magagamit mo sa buong pamilya mo, na sabi nga po na hindi ka man tanggapin, subalit, sabi nga po ni kapatid na JR, hindi ka man tanggapin, subalit ang Panginoon nandi dyan, nakikita niya lahat yung ginagawa mo, siya ang nakaantabay sa'yo. Marapat lang mang na tumupad ka, gawin mo yung tama, na hindi mo dapat isalang-alang ang kapwa mo, kundi ako ang isaalang-alang mo. Kaya ako po sa pagpunta ko po sa bawat araw dito, kahit po maraming pagsubok sa aking buhay, kinakaya ko po yun sapagkat alam ko po, nandiyan po ang ating Panginoon. Nananalig po ako sa Kanya. Kaya doon sa matinding pananalig ko po sa Kanya, nandun na po yung sasabihan ka na, nako, nasiraan na ng ulo. Natanggap ko na po yun. Nandun na po yung sasabihin na, martir ka na. Marami pong mga pagsubok na dumarating. Nasasabihin sa'yo na wala ka ng pakiramdam, manhid ka. Sabi nga po ng Panginoon, sadyang ganyan anak. Pag nasa akin ka, daranasin mo lahat yung hirap, sapagkat diyan ko patutunayan sa'yo kung papaano kita lilingapin. Alam niyo po, pag po ganun na po yung nararamdaman ko, talaga pong nagpupuri po ako sa Panginoon, sapagkat talaga pong damandama ko po siya sa aking buhay. Na kahit po ano sabihin sa akin ng mga nakapaligid sa akin, sapagkat tinandaan ko po yung sinabi ng mahal na Apo sa pamamagitan ng banal na espiritu na, anak, huwag mong titingnan ang mga taong nakapaligid sa'yo. Huwag mo silang pakinggan, sapagkat kapag sila ang pinakinggan mo, hindi ka makakasunod sa kalooban ko. Alam niyo po, bawat sambitin sa akin ng mahal na Apo, yung po ang pinangahawakan ko na katatagan sa aking buhay, kung bakit patuloy at patuloy po ako lumalaban. Kaya sa bawat araw po ng aking buhay, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Kanya na hindi po niya ako pinababayaan, maging ang buong pamilya ko po. Ano man po ang danasin ko sa aking buhay, alam ko po, lahat po may takda. Sabi nga po, lahat po may kalayaan. Kaya nananalig po ako sa Kanya. Yun lamang po at maraming salamat po.
Maraming salamat, kapatid, sa binagi mo. May napulot pa ako dun sa kanyang tinura na pag hindi mo talaga tinalikdan bilang pagkatao mo, talagang hindi mo ano yung likas ng ugali mo bilang pagkatao, hindi po ba? Sapagkat talaga pag nandun pa rin po yung kaugalian mo bilang tao, pag hindi mo tinalikdan yun, eh, hindi mo nakilala ang Diyos na buhay sa buhay mo. Amen po ba? Mayroon po tayo isang kapatid, tatawagin ko, mag-aalay po ng awitin sa atin upang magising po yung ating mga kapatid na parang inaantok-antok na dyan sa... Inaantok na po ba kayo? Sige po. Tawagin ko po si Bunso, si Anali. Muli po ay isang mapagpalang umaga sa tanghaling ito. Hindi ko po napakinggan yung binahagi ni tatay ng yung introduction po. Ano po? Kasi pagka-joyful kanina lumabas ako. Pero ang naririnig ko po ay kaugalian o yung ugali na dating buhay mo na ngayon ay binago. Tama po ba? Sa dating buhay, naku po, napakaraming mali. Ano po? Ako, sa ganang sarili po, maramdamin, ano po? Madaling magtampo. Yung nagtatanim po ba ng galit? Ano po? Pagdaramdam. Na kundi po binangon ng Diyos, eh parang kasuklam-suklam po at ano po? Rumalduman. Na yung po ang magbubulid sa'yo para magkasala ka. Ano po? Amen po ba? Siyempre po, tao lang po tayo. Panaka-naka. Ano po? Meron pa rin dumarating na ganun. Eh, hindi ko naman po pwedeng sabihin totally binago na ako ng Diyos. Ano po? Kasi tao pa rin po tayo. Ano po? At saka, mahirap pong bagahon, bagbabaguhin pagka ganun po talaga ugali mo. Pero, sabi ko nga po, ngayon po, medyo nalilimit na, nalilese na po. At siyempre, napagninilayan mo na ngayon kung ikaw ba ay nagkakasala na, ano po. Pero siyempre po, malinaw ang mata natin, ano po. Malinaw ang pandinig natin. Although, medyo mahina-hina na po yung tinga ko kasi meron po siyang diferensyang konti, ano po. Pero sabi ko nga po ay buhay ang Diyos na sa tuwi na po ay binibigyan po tayo ng babala. Tapos yung mga salitang banal na, di po ba, araw-araw sinasabi ng Panginoon yung magmahalan, magbigay, magpatawaran, yung po mga ganun po. Na syempre naman po ha, kapag nakikinig ka, makakonsyensya ka naman kung ikaw yon. Ano po ba? Okay, amen po ba yon? Sige po, sapat na po siguro yon. Ako po ay tinawag para umag-alay ng awit. Ano po, pero sa ganang sarili po, yung po ang mga ugali na patuloy na binabago ng Panginoon sa aking katauhan. Muli po ay para sa inyo at syempre po para sa ating Panginoon. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Open our ears, Lord. And help us to listen. Open our heart, Lord. We want to feel Jesus. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Yes.
against my heart, no cut. Make it effort to change my heart, no cut. May I be like you? You fall apart. I am the clay. Make me involved. This is what I pray. Change my heart up. Make it effort to change my heart up. May I feel like you. You fall apart, and I am the clay. Make me involve me, and this is why I pray. Change my heart apart. Make it ever true. Change my heart apart. May I be like you. In moment like this, I sing you a song. I sing out a love song to Jesus. In moment like this, I sing you a song. I sing out a love song to you, singing how I love you, singing how I loved you, singing praise to you. I sing out a song, I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I sing out a song, I sing out a love song to you. Singing praise to you, singing praise to you, singing praise to salamat po. Nawa po. Tatlo na po. Hindi pa po ba sapat yun? Tang. Mukhang na-miss mo yata ako ah. Na-miss mo ang pag-awit ko? More. O, sige po. Aba. Siyempre po, napakasarap magpuri sa Panginoon. Ano po? Andiyan na po palang mahal na po. Ano po, next time na lang po at
Batid ko po na siya po talaga ang pinakamimithi at pinakahihintay ng bawat isa. Marami pa naman pong pagkakataon. Kaya po, hayang Panginoon, na sa tuwi na po ay naghahandog at nag-aalay sa ating lahat upang tayo ay baguhin niya. At syempre po, may ending pa pong sasabihin si Tatay. Kaya maraming maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat na nagbabahagi. Nagbahagi po pala. Magsitayo na pong lahat at awitin po na